Guys, what's up? I'm back again and welcome to my YouTube channel and Facebook page. So, tagal-tagal din akong hindi naka-upload kasi nagkasakit. Kaya, yun, na-delay ang upload ko sa Facebook at saka YouTube. So, ngayon, nung pa i-continue natin yung aklam checking na tayo. Sa ICT yung last na sinishare ko sa inyo. Ngayon ay aklam checking naman. So, basically, ang aklam checking ay part ng ICT din yun. Pero, minsan kasi may mga ibang line na hiwalay ang ECT at saka aklam checking. Usually kasi, yung ibang line din kasama na ang clamp at saka kukunti lang ang clamp na i-check kaya sinasama na lang sa ECT process. Pero pag mas madami na, nade-delay kasi yung line kapag pinagsama-sama pare yung pag madami ang clamp checking kina-clamp na check kaya yun pinihiwalay, iniiba ang board. Bali, kasunod na rin siya sa ECT. So, yun. The word from clamp checking. So, ang tinatrabaho lang nun ay nagche-check ng mga clamp. Clamp, tsaka dinagdagan din ng konti lang naman ng clamp. Kahit marami, pero mas mabilis na yun makita. So, diyan din kinakabit yung mga COH. Nasa sa picture, ganun ang mga COH nyan. Tsaka, mga, fixing. Tsaka, tine-check yung clamp na good pa ba siya. Kasi, hindi pwedeng mapasa sa appearance or sa QA na may mga basag yon or may mga sira. Kasi, mga customer claim tayo. So, ayun. Ganun lang kadali yung clamp checking. I-check lang. Tapos, binagdagan sila ng gawain. Yun. Pagkatapos sila mag-check sa clamp, kung okay na. So, minsan sila din ang nag-a-check sa mga retainer. Kapag good na ang retainer ng mga connector, so, minamarka nila. Nilalagyan nila ng markings na good na yun. So, isang guhit lang. At saka, sinecheck din yun yung retainer na kung may TBO siya or wala. Yun ang checking niya. At saka, makakita din yun na ang connector ay good din. Kasi minsan din ang mga connector, may mga connector na malutong. So, madaling mabasag kumbaga na sagi ng jig. Pagka transfer mo sa hanger nabasag siya kaya careful din sa pagka-transfer or paglulup ng harness. So ayun. Clamp checking 'yun ang ginagawa nila. Sila ang nagche-check ng clamp kung good ba 'yun at saka walang sira. Pangalawa ay nagche-check ng retainer lock ng mga connector at saka din tinitingnan din ang appearance ng connector kung may basag ba yon or wala. Tsaka nagagawa ng fixing. Tsaka ayun. Pagkatapos nun, yun ang ginagawa nila. Pagkatapos nun, papasa na nila sa option. So, next na share ko sa inyo ay option na naman. So, see you my next vlog and bye-bye!